tulungan ang mga magsasaka na nalulugi na dahil sa pagbagsak ng presyo ng palay, iginiit ni Pangulong Duterte sa NFA o sa National Food Authority na bilhin ang lahat ng ani ng mga magsasaka sa presyong kikita sila. Pakiusap naman ang NFA sa mga magsasaka, imbes na sa mga trader, sa kanila na lang ibenta ang palay. May report si Leigh Alves. Utos ni Pangulong Duterte sa NFA, bilhin lahat ng palay ng mga magsasaka sa presyong kikita ang mga ito. Nasa 12 pesos per kilo ang production cost ng palay, pero may mga lugar gaya ng Bulacan kung saan bumagsak na sa 8 pesos ang presyuhan. Are we wasting money? No. We're wasting an industry. We are not wasting an industry. We are helping an industry. So malugi tayo. Di malugi. You cannot demand the price. You arrive at a compromise of how much you're willing to lose a little bit. Huwag naman dyan paano. Sabi dyan tapatan lang. Basta hindi malugi na ano yung pagod nila. Pati that they are compensated. Para sa magsasaka at miller, kailangan daw linawin ang sistema ng pagbili ng palay na iniutos ni Pangulong Duterte. Inirereklamo ng mga miller sa Bulacan ang pagsulputan nila ng mga miller sa Nueva Ecija at Isabela na pag-aari ng mga dayuhan na nagpababa raw ng presyo ng palay. Sila bibili ng mura sa magsasaka natin, tapos di naman makarating dito sa Bulacan, di ba? Eh dito yung bilihan talaga ng market ng biggest. Dati nyo pong inasahin yung mga dating palay from Norte, tapos nagpupunta na po sa kanila ngayon. Opo. Hindi na po nakakababa dito halos lahat. Mga ilan-ilan na lang ba? Yung mga nakukuha po namin dito is reject na nila eh. Pero magkano nga ba ang presyong makita ng magsasaka at abot-kaya pa rin ang bigas? Ayon sa NFA, win-win na ang kasalukuyang buying price nila ngayon. 20 pesos and 70 centavos ang bili nila per kilo ng dry palay. Ang wet palay naman nasa 17 pesos and 70 centavos kada kilo ang buying price. Menos daw ang mahigit 12 pesos na production cost ng palay, makikita na ang magsasaka na halos 5 hanggang 8 pesos per kilo. Kung bibilhin namin ng 17 pesos, which is the palay support price ng gobyerno, 17 pesos, ikumpara mo sa cost of production ng pagkuha ng isang kilo na palay, which is 12 pesos and 80 centavos, ay lalabas na may kita pa ang farmer per kilogram. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, sa mga bahagi ng Luzon, may mababang presyo ng palay na nasa 8 hanggang 14 pesos and 50 centavos per kilo. Kami ay hindi naman din naniniwala doon sa 7 pesos kasi ang NFA kahit bumili ng basap, ang presyo pa sa amin 14 pesos. May sinasabi sila sa Nueva Ecija pero nagpapunta kami ng tao, lalo yung sinasabi na 7 to 8, wala naman. Ayon din sa PSA, sa Visayas at Mindanao, nasa 14 hanggang 18 pesos per kilo ang bilihan. Kasunod ng utos ng Department of Agriculture, pinaiigting na raw ng NFA ang pagbebenta ng NFA rice sa mga retailers at mga ahensya ng gobyerno. Pinalalakas na rin daw nila ang pagbili ng palay. Kaya mensahe ng NFA sa mga magsasakang binabarat daw ng mga trader, sa NFA nyo ibenta ang inyong mga palay. Patuloy naman daw sa pagbili ng palay ang NFA, pero sa ngayon wala pa raw masyadong mga ani. Sa huling bahagi pa raw ng Setyembre, dumarami ang aning palay. So ang aking naman pakiusap sa mga farmers, una, dalhin nyo yung palay ninyo sa National Food Authority. Pangalawa, huwag kayong paggamit sa mga traders na magbenta kayo sa kanila ng mas mababa, pagkatapos si trader siya nang nagdadala sa NFA. Leigh Alves, GMA News.